Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kapag sinabi natin na magagaling na NBA coaches, unang pumapasok sa isip natin ay si Coach Phil Jackson at Coach Greg Popovich. Si Phil Jackson nga mga kaibigan ay kilala natin bilang coach si Jordan at si Kobe. Siya din ang nagdala o nagpakilala ng triangle offense. Gamit ang triangle offense, si Phil Jackson ay nagkampyon ng 11 beses, 6 sa Chicago Bulls at 5 naman sa Los Angeles Lakers. Habang si Coach Pop naman ay kilala natin sa kanyang San Antonio Spurs, kung saan hindi gaano kagaling ang mga players nito at karamihan ay role player lamang. Ngunit hindi nga ito nawawala sa playoffs at kadalasan ay contenders pa ito sa Western Conference. Kilala din natin ito sa kanyang kakaibang ball movement at mga pang-international style of play na ngayon nakikita din natin na ginagamit ni Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors. Hawak nga mga kaibigan ni Coach Greg Popovich ang pinakamadaming panalo ng isang coach sa NBA history at may hawak din ito na 5 championship mga kaibigan. Ngunit madalas nga mga kaibigan makalimutan ng tao si Coach Jerry Sloan sa usapan ng mga pinakamagaling na coaches sa dahilan na hindi ito nakapagkampyon kahit na isang beses man lang. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ang coaching at NBA career ni Jerry Sloan. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. So, let's go! Bago pa man maging coach si Jerry Sloan, siya ay isang NBA player. Siya ay na-draft bilang number 4 pick ng Chicago Bulls noong 1965 NBA draft. Naglaro ito ng 10 taon sa NBA kung saan nakabilang siya sa All-Star Game ng 2 beses at naging parte ng All-NBA Defensive Team ng 4 beses. Sa kanyang coaching career, si Jerry Sloan ay naging matagumpay kahit na hindi ito nagkampyon. Siya nga mga kaibigan na nagdala ng play na pick and roll sa modern NBA. Una niya itong ginamit sa Utah Jazz kay Stockton at Malone. Hanggang sa naging malaking impluensya na ang play na ito sa buong NBA at mas pinasikat pa nga ito ni Steve Nash at Amar'e Stoudemire nung sa Phoenix Suns. Si Jerry Sloan ay nagkaroon ng 1,221 wins at 803 losses sa kanyang career bilang coach sa NBA. Pangatlo nga siya mga kaibigan sa pinakamadaming panalo sa buong kasaysayan na mag-retire siya. Si Jerry Sloan din mga kaibigan ang panglimang coach na nagkaroon ng 1,000 na panalo at isa ito sa 2 coaches na nagkaroon ng mahigit 1,000 na panalo sa isang koponan lamang. Si Jerry Sloan mga kaibigan ay tinulungan ng Utah Jazz na makaabot sa playoffs ng 15 na magkakasunod na taon. 2 beses nga mga kaibigan nakaabot ang Utah Jazz sa NBA Finals sa panahon ni Jerry Sloan. Ngunit malas lang talaga nito at nakaharap nilang Chicago Bulls kaya naman 2 beses din ito nabigong magkampyon. Taong 2011 na mag-retire si Jerry Sloan bilang coach. At oo nga mga kaibigan, natapos ang kanyang coaching career na hindi nakapagkampyon ng kahit na 1 beses. Pwede din natin mga kaibigan isama sa listahan na ito ang coach ng Houston Rockets sa si Mike D'Antoni. Isang napakagaling na offensive coach at pinangunahan nga nito ang Houston Rockets at Phoenix Suns noon sa mga napakagandang regular season. Ngunit tulad ni Jerry Sloan, bigo din ito na makapagkampyon ng kahit na 1 beses. So ayun nga po mga kaibigan ang kwento ng pinakamagaling na coach sa NBA na hindi man lang nakapagkampyon ng kahit na 1 beses. Ano masasabi nyo sa kwento na ito? I-comment din sa baba at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Rest in peace, Jerry Sloan.